Indeed, the Lord has done many wonderful things. And one of that is that God has given Solomon extreme and excellent wisdom. Wisdom that was not useful only to himself, but to everyone else around him and even to us today. Wisdom is precious, lalo na kung special edition. And in fact, among the Proverbs, Solomon has a very special edition. 30 Proverbs that he said are very special that people should keep in their hearts. And now we're going to discuss some of them, as we have discussed kanina ang first worship service, yung iba, at sa susunod na worship service sa Miyerkules, yung pangatlo. This is a three-part message on the special collection of Solomonic wisdom. Ang pamagatang pag-aaral natin ngayon, Solomonic Wisdom, Special Edition, actually part 2 of 3 parts. Thank you, Lord, for Solomon's wisdom. Thank you for everyone around him that helped him improve his wisdom. And now we thank you for the privilege of partaking of that wisdom. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, sa mga maruruming pag-iisip, sa maruruming salita, sa pananakit ng kapwa, sa mga pagbibintang, sa mga pagkukulang namin sa aming mga tungkulin, sa aming mga personal na paglabag sa iyong mga utos. Pakalinisin niyo kami, Panginoon. Cleanse us with the blood of Jesus. Enable us to rise above ourselves and meet with you in a higher level of consciousness, of spirituality. And we ask you, Father, to give us a simple message coming from the wisdom that you have given to Solomon and to the people that he also learned from. And may you give us the wisdom to apply this in daily life. Lead us, teach us, empower us to understand the power of your truth. At nawa, Panginoon, ang iyong mga salita maging kagamutan, kalakasan ng aming katawan, ng aming isip, ng aming emosyon at ng espiritu. Patahimikin niyo pong loob namin, payapain niyo kami, anuman ang pwedeng gumulo sa amin, at ang inyong pagpapala maghari sa dakong ito, lalong-lalo sa bawat puso ng narito ngayon. Bless us, Father, with your truth. We seek you, thanking you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. We shall be reading from Proverbs 22. This time from verses 17 to 21, a very important prelude to the many proverbs that Solomon called special. Here are some sayings of people with wisdom, so listen carefully as I teach. You will be glad that you know these sayings and can recite them. I am teaching them today so that you may trust the Lord. I have written 30 sayings filled with sound advice. You can trust them completely to give you the right words for those in charge of you. So this is Solomon speaking. Sabi niya, marami akong kinolektang mga kasabihan, karunungan, galing sa mga ninuno, sa mga taong nag-iisip, at inayos ko sila at naging 30 mga salawikain na nagbibigay ng mahalagang payo sa buhay. These are sayings of people arranged and expounded by Solomon. So why Solomon listen to others? Hindi siya kontentong marunong siya at pinarunong siya ng Diyos. In fact, marunong siya kaya marunong siyang makinig sa kapwa. Why Solomon collected and edited the Proverbs which we now enjoy? Immediately, meron siya agad tinuturo sa atin, mga kapatid. Learn from others. Learn from Proverbs. Mga salawikain, kasabihan ng matatanda dahil marami na silang natutunan sa buhay. And so what do we do with wisdom, especially collective wisdom of a people? Hear, contextualize, and apply other people's wisdom to you. It's important to hear. And why hear? Because there are many things that compete for our attention. Pag narinig natin ang karunungan ng iba, pwede na nating maiwasan ang pagkakamaling nagawa nila. Marami naman mga tatao, kaya lang natututo dahil nagkakamali. Through trial and error, mostly through errors, people learn. Kaya pag may edad na ang tao, marami na naging pagkakamali.
o marami na siyang napanood, naobserbahan na pagkakamali ng iba. And when you learn from them, you avoid committing the same mistakes. Nakakatipid kang magbayad ng matrikula. Nakakatipid kang mahirapan at masaktan. Kaya mahalagang nakikinig. Then you contextualize. Lalo karunungan ng ibang tao, ibang panahon, ibang lugar, ibang kultura, hindi naman buong-buo mong lululunin at i-apply sa iyong buhay, kailangan ibinabagay mo sa iyong buhay, sa iyong kondisyon, sa iyong kalagayan. That's why you put the entire truth in your context. You frame it with your reality and then you apply it to benefit from it, not to suffer. Meron kasi mga karunungan na pag in-apply mo naman sa buhay mo, nagsasuffer ka, it's disadvantageous to you, then it is a misapplication. Because the words of God are given so that we might be free, we might be happy, fruitful, godly, and comfortable. Then what do? With what you hear and contextualize, you apply it. Therefore, you move. Hearing must end in moving. Moving your body, moving your life, moving your direction. At ang kauna-unahan sa ating ngayong pag-uusapan, Proverbs 23:12, listen to instruction and do your best to learn. Tatanungin mo ba naman si Solomon na marunong kung ano ang dapat mong gawin? Siyempre, ang una niya sabihin sa'yo, learn. Learn always. Hindi tumitigil ng pag-aaral ang tao kahit na natapos na siya ng isang kurso. Ang buong buhay ay isang malaking paaralan. Learning involves effort. Kaya yung mga iba, ayaw na mag-aaral. Sabi na, ay, pagod na ako. Ayaw ko na magdala ng notebook ever again or read a book in my life. So para mo na rin sinabing ayoko nang matuto ng iba pang bagay, sapat na sa akin yung natutunan ko noon. Eh kung binabalak mo pang mabuhay ng mas mahaba beyond today, you must be willing to learn many things, to know and to process knowledge. Learning is difficult because it involves unlearning. You've got to give space for new ideas. Kaya yung mga taong sobra lang traditional, sobrang conservative, wala na yung malalamang iba kasi ayaw na nilang magbitaw ng mga dating version na alam nila para palitan ito ng mga updated and improved and upgraded versions of the same truth. Nakayakap na lang sila sa nakaraan at ayaw na nilang magkaroon ng mga pagbabago. Learning is resisted by some people because it involves adjustment to new realities, to renewed realities. Sometimes from a know-it-all senior high school student, you become a gullible, impressionable freshman college student. Pero kung hindi ka willing tumawid mula dun sa ang galing-galing mo, tatawid ka sa wala ka uling alam para matuto, hindi ka na nga matututo nun when you want to be staying only in your comfort zone. Education, learning is difficult because you have to process things that you have always believed in. Yun pala, bagay lang yun sa dating mong edad, sa dating stage of your development at dating consciousness. Pero ngayon, sabi nga ni Paul, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. When the perfect comes, the imperfect will pass away. Sabi niya, when I was a child, I thought like a child. I reasoned like a child. But now that I'm a man, I give up childish ways. So sa pag-aaral din natin, may mga igini-give up ka na dati mong alam kasi meron ka na ngayong kakayanan na improvein yung kaalaman na yun. Sa lahat ng bagay, lalo sa pagkakilala sa Diyos, sa palagay ba natin, 5 years ago, 6 years ago, 10 years ago, kumpletong-kumpletong kilala mo na ang Diyos at hindi ka na willing mag-aaral pa? Hindi ka na willing na ma-refine pa yung dati mong alam at ipag-igiitan mo yung noong paman ay naunawa mo pero ngayon ayaw mo ng bitawan? Eh hindi matatapos ang pag-aaral. Room for improvement is the biggest room in the world. So immediately we learn something else that you should go with and go after learners and seekers. Mabuting tayo yung nakikisalamuha, nakikipagmabutihan sa mga mahilig mag-aaral, sa mahilig magsaliksik, mahilig makipag-usap na nakakapagpatalas ng isip. So isa sa mga mahalagang bayo ni Solomon, keep learning. Sa mga bagay na physical, mental, spiritual, social, scientific, keep learning. Habang rumurunong ang tao, mas lumalawak ang isip, nagiging mas mabait.
kakambal ng konting alam ang kakitiran ng isip. At kakambal ng kakitiran ng isip kung minsan ang kalupitan. Ang kalupitan sa kapwa na hindi mo naiintindihan, i-judge mo agad na mali. Ang problema mo lang pala, makitid lang ang utak mo, hindi kasya yung maraming kaalaman. But because of this narrow-mindedness, you demonize those who are in a higher level of thinking. Kaya pagka mangmangang tao, kadalasan, malupit din. Mapanghusga. Kaya dapat aral ng aral. Proverbs 23:13-14, don't fail to correct your children. You won't kill them by being firm, and it may even save their lives. Huwag na huwag daw pababayaan ang pagtutuwid sa mga bata, lalo sa kanilang mga kalikuan. Correct children. Bakit turo ni Solomon at ang mga matatanda na gumawa ng mga salawikaing inayos niya na dapat laging ituwid ang bata? Because most of the time, liko ang bata kesa tuwid. The tendency for children is to be wrong more than to be right. Proverbs 22:15, all children are foolish, but firm correction will make them change. Hindi mo kailangang turuan ang bata magsinungaling, may invento niya yon. Hindi mo siya kailangang turuan maging makasarili, may invento niya yon. Hindi mo siya tuturuan manakit ng kapwa bata, mangagaw ng kinakain ng kapwa bata. Likas sa fallen human nature. Kaya habang maaga, itinutuwid agad ang liko. Kesa sa katandaan na kalakihan yung liko, mahirap nang ituwid. But of course, it must be a correct correction. Hindi yung hampas ka lang ng hampas, palo ka lang ng palo, nagsasalita ka lang ng masakit. Dahil hindi naman maitutuwid yung ganun, mga pagkakamali, ng maling approach. So, correct correction won't harm children. In fact, non-correction is what could kill them. Pagkulang tayo sa pagtutuwid sa mga bata, maaari ang mga bata lalo pang mapahamak. Hindi yung kawawa naman yung bata, ayaw mong turuan, ayaw mong disiplinahin, ayaw mong pagalitan. You must correct children on time. Preferably before an error is committed. Para alam na niya, pag kinukommit niya yun, conscious siya that he is committing an error and therefore, malilimitahan ang kanyang paggawa nun. Or if it's already committed, immediately after an offense. Kaya nga ang sabi ng MRTCB, kailangan lagi ang gabay at patnubay ng magulang. Dahil pagka hindi tayo nagbigay ng patnubay, di ba? Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. O, ganon. So, mga anak, makakapanood ka ng mga hindi totoo. Yung mga lumilipad dyan, hindi totoo yan. Fantasy lang. Makakapanood ka ng mga kalupitan, huwag mong gagayahin. O kaya, huwag mo nalang papanoorin. So, dapat nakabantay ka sa mga bata. Makakakita sila ng eksena ng mga tao sa street. Sinasabi mo agad, nag-editorialize ka na. Anak, huwag mong gagayahin yung kilos na yan. O yung dura ng dura sa kalsada, huwag mong gagayahin yan. Etc., etc. Kailangan ng pagtuturo, pagtutuwid. Kasi halos wala pang laman yung isip ng mga bata. Kung ang mauna doon, mahirap nang tanggalin. Kaya pag may pumapasok na mali, alis ka, alis na agad dyan. Nilalagyan mo. And this is probably one of the very difficult social costs of having so many parents working in places away from their children. Naintindihan natin, kailangan mabuhay, kailangan mag-survive, pero dapat merong kahalili, may mga substitute ang parents, nagtuturo sa mga bata. Eh, mahirap naman kasi magturo. Mas madaling pabayaan na lang. Pero anong sabi ni Balagtas sa Florante at Laura? Sa taguring bunsot, likong pagmamahal, ang isinasama ng batay, nunukal. Ano pa yung nunukal? Bubukal. Yun ang ibig sabihin nun. Naggagaling doon ang kasama ng bata. Ang iba marahil sa kapabayaan nang dapat magturong tamad na magulang. Masipag dapat ang magulong mag-correct. Proverbs 23:15-16, my children, if you show good sense, I will be happy. And if you are truthful, I will really be glad. So yun ang itinuturo ng magulang sa anak.
Pag gumawa ka anak ng mali, I will be sad. Kung gusto mo lamang maging first honor, nag-cheat ka, I will be sad. I will not be glad na naging honor student ka pero nag-cheat ka. Values. And we should reward children's goodness with recognition, with approval. At the same time, there should be enough punishment for badness. Para alam ng bata kung saan siya tatayo. Pag kinalakihan na ng bata ang paggawa ng tama, kahit later on, hindi mo na bantayan, hindi mo na laging paalalahanan, likas na sa kanya ang pag-ibig sa tama at pagkamuhi sa mali. Pero pag napabayaan, the first 4 up to 7 years, ang hirap bawiin ang mga maling natutunan niya. Proverbs 23:17-18, pangatlong wisdom ni Solomon sa koleksyon. Don't be jealous of sinners, but always honor the Lord. Then you will truly have hope for the future. But sinabi yan? Kasi maraming taong naiinggit, nananaghili, nagsiselos sa mga masasama. Bakit? Lalo ko yung kasamaan ay nagbibigay ng pera. Kung ang masamang gawa ay nagpapasikat sa tao o nagbibigay sa kanya ng mapagkakakitaan, katanyagan, kapangyarihan, pwedeng mainggit yung taong hindi gumagawa ng masama sa gumagawa ng masama, lalo't parang may premyo pa ang paggawa ng masama. Pero ang lesson from Solomon, do not envy bad people. Do not envy people who do bad deeds. Though they seem prosperous for a while, though they seem powerful or they seem to be having a good time, they will have their day in God's court. At ang paggawa ng mali, kahit nagkakamal ka ng pera, kahit napakaraming parang benepisyo, may araw din na ito ay itutuwid. Jealousy and envy could lead to sin. What ka sin? The sin of imitation. Pag tinuruan mong sarili mo at hinayaan mong sarili mong naiingit sa maling gawa ng kapwa, hindi mo mapapansin, mamaya ginagawa mo na rin yun sa kagustuhan mong mapasayo din yung napapasakan niya sa paggawa ng mali. Proverbs 24:1-2, don't be jealous of crooks or want to be their friends. All they think about and talk about is violence and cruelty. Sa biglang tingin, parang crime pace. Pero no. God is God of justice. Crime will always pay in terms of punishment, but not in terms of rewards. Kung may rewards man, pansamantala lang yan, panandalian. Kaya mga kapatid, kung nakikita nyo na yung gumagawa ng masama, parang umaasenso pa sa paggawa nyo ng mabuti, kayo pa to kumisang hindi napapansin, kayo to hindi umaasenso, do not regret being good. Hindi dapat pagsisihan ang pagiging mabuti dahil para nyo nang sinabing mali ang Diyos. Huwag magsisi. Minsan may ginawa ka ng mabuti, hindi tumanaw ng utang na loob, huwag mo pagsisihan. Diyos ang naglilista ng mga pautang mo at siya ang maniningil para sa'yo o siya ang magpupuno o magbabayad nun. Huwag magsisisi. Ang pinagsisisihan yung paggawa ng masama. Hindi kahit kailanman yung pagtulong, kahit yung tinulungan mo walang kwenta. It's always a privilege to do good because God is good. And good deeds belong to God. And bad deeds belong to the devil. Huwag magsisi. Ipagpasalamat yung opportunity to have done good. Proverbs 23:19-21. Listen to me, my children. Be wise and have enough sense to follow the right path. Don't be a heavy drinker or stop yourself with food. It will make you feel drowsy and you will end up poor with only rags to wear. O, isa pang turo. Siyempre, pag sinabing children, hindi lang ito little infants. Lahat ng mga anak ng tao, anak ng Diyos, kahit mature ka pa, tinutukoy, huwag ka daw magpapakalasing. Huwag kang mahumaling sa alak at huwag kang sobrang kumain. No? So may mahihilo ka. Di ba? Kung isa may kumakain, bakit kanyan? Nagdidilimang paningin ko sa kabusugan. Eh ayaw pa tumigil.
nakalawit na yung pusod, kain pa ng kain. Sinasabihan na ng doktor, bawal mo itong kainin. Talagang hindi mapigil, kain ng kain. Tapos pagkakain naman, bakit ba ang dami kong kinain? Ang bigat tuloy ng tiyan ko, magsisisi naman. Lalo yung mga maglalasing. Pagising, bakit yung asawa niya bangas-bangas ang mukha? May bakit ganyan ang mukha mo, my dear? Aba, pinagsusuntok mo ako kagabi. Ay, sorry, kiss ng kiss sa mga pasa. Eh, nasaktan na. Ito namang si babae na kissan lamang, nakangiti na uli. Gusto mong kape? Matapos mabugbog. These are specifics. But really, what it is saying in general is do not indulge in pleasure, in vice, that are bad to your body, bad to others who care for you. Yung mga sobrang naglalasing, may sakit na nga sa atay, ayaw tumigil kumain ng matatamis, may diabetes na nga. Kain pa ng kain ng mga kolesterol, may sakit na nga sa puso. Alam nyo ba na hindi lang kayo nagiging unkind sa sarili nyo? Kasi kung gusto nyo lang mamatay, sana namatay na lang kayo. Instantly, dead, tapos nakalibing na kayo. Hindi eh. Magkakasakit kayo. Gagastahan. Aalagaan. Mahal magkasakit at mahal din namang mamatay. Ibibili kayo ng ataol. Ibibili kayo ng libingan, paglalamayan, magastos din. Yung mga tao na hindi nagmamahal sa kanilang kalusugan, ang totoo nun, nagiging malupit kayo sa mga nagmamahal sa inyo dahil alam nyo naman na magdurusa rin sila, hindi lang kayo, kung kayo'y magkakasakit. Kaya dapat may pananagutan tayo sa isa't isa. Anak ka? Naku, I will not indulge in very dangerous sports kasi pagkabigla ako na paralitiko dito, buong buhay ko, aalagaan ako ng magulang ko, tumatanda na sila, mag-aalaga pa sila ng na paralyzed dahil sa isang very dangerous activity. Hindi ako mag-i-indulge in drugs. Pag nahuli ako, nakulong ako, matanda na yung magulang ko, imbis mabigyan ko ng ginhawa, siya pala pa yung dadalaw sa akin sa kulungan. O mag-iingat ako sa kalusugan ko kasi pag namatay ako bigla, kawawa naman tong asawa ko, siya magpapalaki ng mga anak namin mag-isa. Alam nyo, inaalagaan ng katawan, hindi lang dahil mahal mo ang sarili mo, dahil mahal mo yung mga taong umaasa sa'yo. Pananagutan yan ng matitinong tao. So ano ang paalala dito ni Solomon? Restrain yourself. Magpigil. Anything that you love, desire, and covet could be your master. Ang hinahangad mo, ginugusto, hinahabol-habol, magiging Panginoon mo yan. Kaya tiyakin mo unang-una na hindi yan alak, hindi yan drugs, hindi yan nakakasama sa iyong katawan. Dahil marami rin namang madadamay kung magkasakit ka. Panglima, sa collection na ito na very special, verses 22 to 25, bili na naman sa mga anak. Pay attention to your father and don't neglect your mother when she grows old. Invest in truth and wisdom, discipline and good sense, and don't part with them. Make your father truly happy by living right and showing sound judgment. Make your parents proud, especially your mother. Kabilin-bilinan ni Solomon na pinarunong ng Diyos, pansinin mo ang itinuturo sa inang ama at huwag na huwag mong papabayaan ang iyong ina sa kanyang pagtanda. Kailangan gumugol ka, mamuhunan ka sa karunungan, sa disiplina, sa katinoan, at huwag na huwag kang wawalay sa tamang daan. Pasayahin mo ang iyong ama sa pamamagitan ng matinong pamumuhay. Hayaan mong ikarangal ka na yung mga magulang, lalong-lalo ng iyong ina. Bakit ng ina? Kasi siyempre, napakasakit ang puso ng ina kung may ginagawang kaaliwaswasan ng kanyang anak. Nakakahiya halimbawa, masakit, walang magandang bunga, nasasaktan ng magulang. Again, pananagutan natin sa mga nagmamahal sa atin na magpakatino. Be a good son or a good daughter. Sa Old Testament kasi madalas ang kausap lang lalaki, pero siyempre kung son, kasama din yung daughter doon. Hindi nilang ina-address specifically.
Anong bilin mga anak? Make your parents happy and proud because of your good behavior. Yung huwag kang gumawa ng ikahihiya nila. Kahit hindi ka nahihiya, eh sila nahihiya, eh di nasasaktan sila. Isinasaalang-alang yon. At mahigpit na bilin, hindi lang sa verse na ito, maraming verses. Take care of your parents when they grow old. Huwag na huwag kalilimutan na alagaan ang magulang, lalo't matanda na sila. You take care of life's transitions. And the transitions of life is during infancy and old age. Kaya tuloy-tuloy ang sibilisasyon, ang kabihasnan, dahil may mga ipinapanganak na bata. Pero kung hindi ba sila inalagaan, lalaki sila? Inalagaan kasi. And there's always an unwritten contract na ang mga batang inalagaan, napalaki, sila naman ang mag-aalaga sa mga magulang nila hanggang ihatid nila sa huling hantungan at humarap na ang mga magulang sa Diyos pagdating ng panahon. From generation to generation to generation, that has been the norm. Mature people take care of the young. And then when the mature people become very old, the young who have become now mature take care of them. Panapanahon, walang sisira sa usapan. Bawat henerasyon tutupad sa ganitong arrangement. And this is how humanity and civilization goes on. Proverbs 23:26-28. My son, pay close attention and gladly follow my example. Tatay ang nagsasalita sa anak na lalaki. Bad women and unfaithful wives are like a deep pit. They are waiting to attack you like a gang of robbers with victim after victim. So lalaki sa lalaking usapan, anong sabi ng tatay sa anak? Avoid, beware of bad women. And here, the context of bad is sexually promiscuous women who are not faithful to their own husbands, who seduce men who are husbands of other women, or women who seduce men away from their duties, away from their godliness, away from their good sense. Of course, pwede mo rin baligtarin yan. Pwede mong sabihin din sa women na beware of bad men. But just the text is talking about a father saying this to the son. So anong unang-una dito ang leksyon, mga tatay? Be a model father to be able to say this. Tatay, you want to be a good father? The first step in becoming a good father is by being a good husband to your children's mother. Paano ka magiging mabuting tatay kung hindi ka mabuting asawa sa nanay nila? Kung sira ang relasyon nyo, maapektuhan din ang pagiging tatay mo. At bakit babae na naman dito ang pinag-initan? Because in the context of the verses, we find the women who are temptresses. So the verses is talking about women who seduce married men, who destroy their personal holiness in the homes of these married men. And the message is, pay attention to this, especially men. Why avoid temptresses? Bakit dapat iwasan ang mga babaeng tukso? Kasi naiiba ang utak ng lalaki pag nadadarang na at nalalapit sa tukso. More than women. And this is a biological truth. PsychologyToday.com, in the article, The Physiology and Endocrinology of Sexual Arousal says, listen very well, when the mind and the body are in the state of sexual arousal, the prefrontal cortex, sometimes called the cerebral cortex, which is responsible for higher level cognitive functions like reasoning, is shut down. Pagka daw ang isip ng isang lalaki ay dumating na sa level ng sexual arousal, nagising na ang kanyang damdamin, napukaw na ang kanyang pagnanasa, nagsasara ang cerebral cortex na pinanggagalingan ng katwiran. So yung ako ang iyong konsyensya, sarado.
Yung mali ang gagawin mo, magkakasakit ka, sarado yon. Magugulo ang iyong asawa, sarado. Baka mahuli ka, sarado. Pag dumating ka na sa level na natukso ka na, sarado na ang utak. Wala nang gustong gawin kundi ituloy ang nasimulan. And to continue to quote, sexual temptation is not a battle between the pleasure center and the rational part of the mind. The rational part, when the person is already aroused, is already dead. It's not even fighting. So kung tayo ay lumululo ng pagkain at may dalawang tubo na pinupuntahan yung ating lalamunan, isa patungo sa lungs na hindi dapat pasukan ng pagkain, at isa patungo sa sikmura na dapat puntahan ng pagkain, pag ngumunguya ka na, nalalaman na ng lalamunan mong may lululunin kang pagkain, nagsasara yung glotis, a muscular flap, na sumasara doon sa mga butas patungo sa lungs para yung kinakain mo ay huwag magpunta roon at tumuli sa sikmura. Pero kung kumakain ka, tawa ka ng tawa, daldal ka ng daldal, nalilito yung lalamunan mo, kaya kung isang paglulun mo, yung kanin tumutuloy sa lungs. Iuubo mo ngayon hanggang lumabas sa yung ilong. Naranasan nyo na yan? Kasi nalilito yung lalamunan. Kaya kung lululun, huwag dumaldal, huwag tumawa ng tumawa dahil may nakakamatay. Ang isang Kennedy na matay sa dining table dahil dyan may nalulun, hindi lumabas, nag-choke, hindi nakahinga. E kung isang hita ng manok yung nilunok nyo, parang talagang hindi kayo makakahinga. Ganon din yung utak. Yung pinanggagalingan ng katwiran, katinuan, kahusayan, karunungan, yung cerebral cortex, pag dumating sa level ang lalaki na natukso na, na arouse, sarado na yung utak. Pag natukso, nadarang, na-arouse, sarado na yan. Madilim na ang isip. Wala na yung gustong gawin, kundi parausin ang lagnat, tapusin ang nasimulan na pagnanasa. At pag natapos na lang yon, tsaka uli bumubukas yung utak. So sabihin, ba't ko ba ito nagawa? Magsisisi ngayon. Hanggang sa susunod na panahong matukso uli, ulitan na naman. Kasi sabihin ng asawa, 7 beses mo na akong iniwan. So 7 beses na pala nagsara yung cerebral cortex. Ngayon mga kalalakihan, huwag ang cerebral cortex ang sisihin. Kung sabihin, kasi nagsara na yung cerebral cortex ko. Mrs., anong sasabihin nyo? Bakit ka nagpadarang? Hindi pa naman sasara yan kung hindi ka darang eh. Ba't ka lumapit? Ba't ka nagpatukso? Hindi yan sasara mag-isa. Sasara lang pag natukso ka na. So dapat hindi ka nagpapatukso. Kaya ang payo dito sa Proverbs, avoid. Huwag yung lumayo ka kung natukso ka na, yakap-yakap ka na, tsaka ka palalayo. Walang gumaganon. Lumayo ka sa simula. Kaya huwag mong kakantahin yung tukso, layuan mo ako. Ba't ka lalayuan ng tukso? Eh, gusto kang kapitan. Ikaw ang lalayo dyan. Anong payo? Lumayo. So pag may nagsasabing natukso kasi ako, nagkamali ako, kasi lumapit ka. Kasi hinayaan mong matukso ka. Beyond the power of your mind. It is important to understand that. Kahit yung mga ganyan, yung mga mechanics, hindi in-explain sa atin ng Proverbs, alam nila yung methodology of temptation. Kaya kailangan huwag lalapit kahit sa simula pa lang. Pag may nakita ka nakabukas sa pinto at may nakalabas na tuhod at kakaway-kaway, isara mo yung pinto, ipitin mo ang tuhod. Hindi sisilipin mo kung sino yung nasa loob. Mamaya papasok ka na, tuloy-tuloy na yun. Proverbs 23:29-35, who is always in trouble? Who argues and fights? Who has cuts and bruises? Whose eyes are red? Everyone who stays up late just having one more drink. Don't even look at what that colorful stuff bubbling up in the glass. It goes down so easily, but later it bites like a poisonous snake. You will see weird things and your mind will play tricks on you. You will feel tossed about like someone trying to sleep on a ship in a storm. You will be bruised all over without even remembering how it all happened. And you will lie awake asking, when will morning come so I can drink some more? Ano ang babala dito ni Solomon? Sino daw ba yung nasusugatan, nahihilo, naglalaro ang guni-guni? E di yung mga naglalasing. Sinong napapahamak, yung nagkakanda puyat-puyat para just one more shot, one more drink,
At mamaya, just one more, hanggang abutan na ng umaga, gising pa sa pagbibisyo. Ito ang ipinakikilala sa atin ni Solomon. Do not be a drunkard. Do not indulge in vices. At syempre, yung alcohol dyan is only a metaphor of all vices. Huwag kang magpuyat ng kasusugal. Tapos tulog ka sa araw. Pagising mo alas 3 na, alas 4 ng hapon, maghahanap ka na naman uli ng sugalan. Huwag nagpapakalasing-lasing hanggang gabi, tapos matutulog buong umaga, hindi makapagtrabaho. Pag gumagabi na uli, hanapan na naman ng iinumin o drugs. Do not start a vice. Bihirang nagsisimula ng bisyo ang nakakatakas. Do not get led and controlled by a vice. You must be a free man or a woman, not addicted to anything, even food, even wine, even a habit, because the people of God must be free, free only to serve God. So because of his vice, a man demeans and hurts and destroys himself and his loved ones as well. Nakakakita ka na antitinong mga tao pag nalasing na, mukhang basura, mukhang basahan. Mga matitinong mga babae na ngayong nagkanda talo-talo-talo sa kasino, ay mukha ng basahan. Dapat hindi ganun. Huwag magpapaalipin. And if this habit runs in the family, as many habits are, cut it and stop it in your generation. Kung lahi kayo ng mga babaero, putulin mo na sa panahon mo para huwag mo nang maipasa sa iyong anak. Kung lahi kayo ng mga lasenggero, lahi ng mga nambibisyo, lahi ng mga nambubugbog ng asawa, stop it in your generation. Kung lahi kayo ng mga nangangaliwa, lahi ng mga hindi matapat sa mga asawa hanggang kalulalulahan nyo, alam nyo talagang mga makakate, stop it in your generation. How can we do that? We can do that because Jesus saves us. Because Jesus can cut generational curse. Napuputol niya, napapatid, maging ang mga saling lahi ng mga masasamang bisyo. Because the power of the blood of Jesus can set us free from the power of darkness. So huwag sisihin ang mga kamag-anak, ang mga kalulalulahang na mayapa na. Kuminsan, yung mga generational sins, hindi naman dahil sa genes, hindi genetics, culture. Yung kasi ang culture ng pamilya, yun ang kinalakihan mo. Pag hindi ka conscious, yun din ang paraan ng pagpapalaki mo sa anak mo. Kaya kailangan conscious. Lalo sa generation nyo, nakakilala kayo sa Panginoon, nagkaroon ng bagong buhay sa Panginoon, dapat putulin ang mga bisyo ng mga saling lahi. So that you will begin a new generation, a godly generation in your bloodline. Proverbs 24:3-4. Use wisdom and understanding to establish your home. Let good sense fill the rooms with priceless treasures. Pag gumagawa kayo ng bahay, anong plano ng mag-asawa? Architectural plan. Muebles, motif, color. Pero sabi ni Solomon, build your home and your home life on the foundation of wisdom. Imbes ang isipin niyo mag-asawa, eh yung bahay, ang isipin ninyo is yung tahanan, yung home. Anong ilalagay natin? Anong ipupundar natin? At sabi ni Solomon, magpundar kayo, punoy niyo ang bawat kwarto, bawat bahagi ng inyong tahanan ng karunungan. Let wisdom fill and decorate your home. So ano dapat ang nasa bahay? Hindi naman masama na may magagandang gamit. Okay lang yan kung afford nyo. May mga sasakyan kayo para maginhawa. Pero hindi dapat mawawala. Intelligent discussions. Lumalaki dapat ang mga bata na pag magkakasabay kayong kumakain o kayo'y nagpapahinga, seated together, matatalino ang pinag-uusapan, katalinuhan, hindi mga walang kwenta-kwentang bagay, hindi mga kalaswaan, hindi mga chismis, katalinuhan.
Yung sabi mo sa lola mo, lola, lola, ano po ang scientific family name ng mushroom? Ano po ang scientific family name ng ganito? Ng mga kabuti. Sabi naman ng lola mo, anak, Heterobasidiomycetidae. Nux. Galing naman ni lola, no? Hindi yung, hindi ko alam yung mga bagay na yan. Paglaki mo, malalaman mo rin yan. Kailangan na sasagot. There must be wit, tasteful humor. The family can watch intelligent films. Even entertaining films are okay, but good taste. And there's always sound counsel available. A nice home will be filled with good books, readings. Kesa internet pa yon, tinuturoan mo mga bata mag-internet to find good readings. Hindi mga walang kakwenta-kwenta pinapanood, mga games na nakaka-brain damage sa kakasira ng mata at umuubos ng oras. Pinipili an atmosphere of openness. At meron pa tayong isang dapat ituro sa mga bata. Hindi lang laging po, opo. Pwede rin dapat sumagot ng hindi po, ayaw ko po, pero politely. Dapat turuan din natin ang bata na pwede siyang tumanggi kung talagang ayaw niya basta siya ay magalang at ipaliwanag niya kung bakit. At matapos magpaliwanagan at superior ang panaliwanag mo, dapat pa rin siyang sumunod. Kasi meron tayong isang kapintasan ang lahi natin. Sobra tayong naguutos sa batang maging masunurin. E di ba, pag naituro mo sa bata, hindi na nawawala hanggang lumaki. Kaya pag lumalaki, api-apihan kung saan-saan, api-apihan ng mga amo, binubugbog, kinakawawa. Opo pa rin ang opo. Kasi hindi natutunang tumanggi. Basta magalang, may katwiran, okay lang dapat tumanggi ang bata. We should train them also to assert themselves up to a point so that we don't become a nation of slaves, a nation of people being abused by others. Kasi yung ating kabaitan at kababaang loob kay lola, kay nanay, ginagamit natin kahit kanino na lang na umaapi sa atin. So there must be intelligence and reason. Mainam, mga kapatid. Isa ulo, isa gawa ang mga paalala ni Solomon. Listen to this special edition. Avoid needless pain. Maximize your chances at happiness and wholeness, even that of your family. Ama namin, patuloy niyo po kaming turuan kung paano pa namin ilalapat sa buhay ang mga karunungang ito. Paano kami iiwas na mahulog sa tukso, sa bisyo? Paano kami bubuo ng tahanang matalino, matiwasay, maunlad? At ganun din, pamayanan, bayan, na mga mulat ang isip, kapakipakinabang at hindi pabigat sa kapwa. Pakita mo sa amin ang karunungan ni Solomon na hindi lang para sa kanya o sa kanyang bayan at panahon, para rin sa amin ngayon. Forgive us in areas of our lives where we are foolish. Allow us, encourage and empower us to be wise, to be wiser, to be wisest. Sa ilang saglit na katahimikan, pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, at hanapan ng paglalapatan sa ating mga buhay.